Dahil sa hirap ng buhay, tumungo ng Manila si Ryza. Nagbabakas sakali siya na kahit labandera lang ay makatulong siya sa kanyang pamilya kahit papaano. Nang nasa Manila na si Ryza ay hindi niya akalain na sa isang mag-amang lalaki pala siya makakapagtrabaho bilang isang labandera. At kahit mahirap lang siya, talagang nagkagusto siya sa amo niya. Sabi ng mga katulong, masungit daw ito at masama ang ugali, kaya kahit pansinin mo ay hindi talaga namamansin, lalo pa ay single dad. Patago niyang tinitingala ang napakagwapong amo, at kahit na masungit at marami siyang naririnig na chismis, ay hindi niya iyon binigyan ng kahit na anong interpretasyon. Basta gusto niya ito. Hanggang sa isang araw ay nabasag niya ang antigo nitong flower vase. Labis ang kanyang pagkalungkot dahil eksakto namang nasa harap niya si Lloyd. Akala niya ay sobra siya nitong pagagalitan, ngunit nagulat siya sa kondisyon nito. For one night stand, mababayaran niya ang kanyang kasalanan. Hindi alam ni Ryza kung papatulan ba niya, pero wala naman siyang choice kundi ang makipag one night stand na lang. Ngunit akala niya hanggang doon na lang iyon, dahil simula noon, nagbago na ang pakikitungo nito sa kanya. Ang lahat ng katrabaho niya ay nagulat din, kaya maraming nainggit sa kanya. Iilang buwan ang lumipas ay nag-confess ito sa kanya. Hindi siya kaagad naniniwala. Baka kasi ay pagkababae lang niya ang hanap nito. Pero napatunayan naman ni Lloyd na hindi lang ganoon ang hanap niya. Ngunit noong naniwala na siya at mahal na mahal na niya ito, isang araw ay naguho ang kaniyang mundo nang dumating ang ex-wife nito. Umiyak siya nang umiyak dahil sobra siyang nasaktan. Umuwi siya ng probinsya, pero buntis na siya. Nabuntis siya ng kanyang amo. Hanggang sa sinundan pala siya ni Lloyd at nagpaliwanag ito sa side nito. Hindi ito umuwi hanggang sa hindi nito nakukuhang muli ang loob niya. Sa huli, mas nanaig ang pag-ibig ni Lloyd para kay Ryza. Mag-ingat ka roon, anak. Iyan ang bili ng kanyang mama nang makapag-impake na siya ng kanyang mga gamit na dadalhin patungo sa Maynila. Magtatrabaho si Ryza bilang isang labandera. Opo, Nay. Sagot naman niya rito at nagpipigil ng kanyang emosyon dahil ayaw niyang ipakita sa kanyang mama na nanulungkot siya sa kanyang pag-alis bukas. Kung hindi lang tayo mahirap, ay sana hindi ka magtatrabaho ngayon. Pag-aaral na sanang inatupag mo. Saad nito na nahahalata ang pagkadigusto sa estado ng buhay nila. Dahil sa sinabi ng kaniyang ina, ay lumapit siya rito at niyakap ito. Ma, hindi ako nagrereklamo sa buhay na meron tayo. Ayos lang sa akin to at ganun talaga. Ganito ang buhay natin. Pero huwag kayong mag-alala dahil pagbubutihin ko ang aking trabaho sa Maynila. Paliwanag niya rito na hindi na rin siya nakapagpigil ng kanyang iyak. Salamat, anak, sa mga sakripisyo mo. Wika nito na umiiyak na rin. Kahit masakit para kay Ryza ang mawalay sa kanyang minamahal na pamilya, ay wala siyang ibang mapagpipilian kundi ang magtrabaho na lang sa Maynila dahil naniniwala siyang doon niya matatagpuan ang makakapagpaahon sa kanya sa kahirapan. Nang nasa Maynila na siya, ay labis ang kaniyang pagkamangha sa kaniyang nakikita na bahay. Isang napakalaking mansyon na tiyak na pagmamay-ari ng mayaman na pamilya. Grabe! Hindi pa man ako nakakapagsimula ng trabaho, ay iniisip ko na kung aabutin ba ako ng isang linggo kakalaba. Aniya sa kanyang sarili. Kaya pala marami tayo ngayong nasa labas? Sabi naman ang nasa tabi niya. Nilingon niya ito. Ako pala si Ryza, labandera sa mansyon na to. Panimula niya. Malapad naman ang umiti ang babae. Ako naman si Janice, tagalinis ng labas. Tugon nito. Tumingin na lang muli si Ryza sa malaking bahay. Ilang sandali pa ay bumukas ang isang napakalaking gate.
Bumungad sa harap ni Raiza ang napakagwapong lalaki na shirtless. Bakat na bakat ang mga abs nito sa tiyan. At nang dumako ang paningin ni Raiza sa ibaba, ay nakita niya ang dapat na hindi na lang niya tiningnan. Diyos ko po! Hindi makapaniwalang sambit ni Raiza. Ganito ba talaga sa Maynila? Patuloy pa niya. Anak siguro ito ng may-ari? Saad ni Janice. Ang laki ha? Hilyong sambit nito habang nakatingin din sa ibabang bahagi ng katawan nito. Ilang sandali pa ang lumipas, nagsalita ang lalaki. Everyone, welcome sa mansyon. Ako si Lloyd at ako ang amo niyo. Maaari na kayo magsimula ng inyong trabaho kapag nakapagpalagay na kayo sa likod ng bahay. Informa nito sa kanilang lahat. Hindi mapigil ni Raiza ang sarili na hindi tumitig sa lalaki. Akalain mo yun? Siya palang amo natin. Mukhang masarap ang ulam natin araw-araw ah. Pilyo niyang sambit. Nagsimula na silang lumakad papasok sa loob. Habang naglalakad, ay titig na titig din si Raiza. Gusto ko na siya! Aniya sa kanyang sarili na parabang sa kanya na talaga si Lloyd. Nang nasa loob na sila ng kanilang pag-i-stayhan ng maraming buwan, ay napatulala na lamang si Raiza. Worth it ang pagpunta ko rito sa Maynila! Pilyong sabi ni Janice habang nakatingin ito sa kanya. Tumingin siya rito. Dahil lang nagwapo ang amo natin? Tanong niya. Diretsong tumangutangu naman si Janice. Sa hapon ding iyon ay pinatawag sila ni Lloyd dahil may sasabihin itong importante sa kanilang mga bagong trabahante ng mansyon. Kayong lahat ay makinig kayo sa aking sasabihin. Bilang mga trabahante ng bahay ko, obligasyon ninyo na panatilihing malinis ang bahay. At alam nyo naman na ang inyong mga parte dito, kaya responsibilidad nyo na yon. At ayaw ko sa mga magnanakaw. Ayaw ko sa nagre-reklamo at ayaw ko sa mga malalamya. Informa nito. Marami pang sinabi si Lloyd. Habang nagsasalita ito sa kanilang harap, ay talagang gwapong-gwapo siya rito. Imposible man na magkagusto rin sa kanya si Lloyd. Ang mahalaga ay crush niya ito. Ilang minuto na ang lumipas. Nang matapos na magsalita si Lloyd, ay napatitig ito kay Raiza. Hindi alam ni Raiza kung dapat din ba niyang titigan ng amo, pero lumihis siya ng tingin. Sino sa inyo rito ang labandera? Tanong ni Lloyd. Nanlaki ang mga mata ni Raiza nang marinig niya iyon. Siya ang tinutukoy nito. Ako po. Sambit niya at tumayo. Nakita niya ang pagkunot ng noon nito. Sumama ka sa akin. At kayong lahat, kung gusto nyong magtrabaho na, ayos lang. At kung pagod pa kayo sa biyahe ninyo, bukas na lang kayo magsimula. Sabi nito at lumakad na. Sinundan ni Raiza si Lloyd. Dahil wala pa naman siyang alam sa buong bahay nito, ay tahimik lang siyang sumunod. Habang nasa likuran siya nito, tinitigan niya ang likod nito. Kahit may damit na ito at nakatalikod, ay hot pa rin itong tingnan. Anong pangalan mo? Tanong nito bigla. Medyo nagulat si Raiza. Raiza Talumpati po. Sagot niya. Huminto ito sa paglalakad na hindi niya napansin. Kaya nauntog siya sa likuran nito. Agad na tumingin ito sa kanya na nakakunit ang noo at halatang halata na naiinis sa kanya. Sorry po. Paghingi niya ng kapatawaran at yumuko. Pero hindi siya nito pinansin. Masungit naman pala talaga. Aniya sa kanyang sarili. Bago ka lang sa trabahong ito? Tanong nito. Nagmadali siyang sumagot. Opo, pero marunong po ako sa paglalaba. Sagot naman niya. Hindi na ulit ito nagsalita pa. Huminto ito sa harap ng isang malaking pinto at pumasok. Dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin, ay hindi siya pumasok. Ano ba? Hindi ka susunod sa akin? Inis nitong sambit nang bumalik ito para pagsabihan siya. Akala ko po kasi hindi na ako susunod sa loob. Depensa naman niya. Hindi na ulit ito sumagot sa kanya, kaya pumasok na lang siya. Kwarto pa lang pinasukan nila. Kung gusto mong maglabagad sa araw na ito, maaari ka na rin magsimula. Pero kung pagod ka pa, bukas na. Dinala ka rito para sabihin sa'yo na ikaw lang ang pinapayagan kung pumasok dito.
para kunin ang mga damit na kailangan mong labhan. Ikaw na rin ang maglilinis ng kwartong ito. Idagdag ko na lang sa sweldo mo. Informa nito. Hindi alam ni Ryza kung dapat ba siyang magdiwang sa mga sinasabi nito. Pero ayos na rin iyon dahil the more na may trabaho siya, lalaki pala ang kita niya. Noted po sa lahat ng sinabi niyo. Sagot niya rito. Halika. Saad nito? Sumunod ulit siya. Sa isang maliit na room pumasok si Lloyd at ganoon din siya. Nang nasa loob na siya at makita niya ang mga damit na kanyang lalabhan, ay hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Napatingin siya kay Lloyd. May reklamo? Marahas na tanong nito. Umiling-iling siya. Hindi makapaniwala si Ryza na ganoon karami ang kailangan niyang labhan. At mas nagulat pa siya na makakita siya ng mga damit ng mga bata. May anak na ako. Informa nito kahit hindi naman niya tinanong. Noted po. Saad niya na hindi alam kung bakit iyon ang kanyang naisagot. Unang lumabas si Lloyd, kaya sumunod ulit siya. Ngayon, ang kailangan mo lang gawin ay ang linisan ang buong kwartong ito at maglaba. Twice a month lang ang paglilinis mo rito. Pero ang paglalaba, constant yan. Informa nito. Tumangutangu siya. May mga katanungan ka? Tanong nito nang nanahimik siya. Hindi mawari ni Ryza ang nararamdaman niya nang matigas itong tumitig sa kanya. Wala po. Sagot niya naman na kinakabahan dahil sa titig nito. Okay, maaari ka na lumabas. Saad nito, agad siyang nagmadaling tumalikod sa amo niya. Pero habang naglalakad, ay para bang naramdaman niya ang titig nito sa kanya. At para din siyang matutunaw. Nang makabalik siya sa quarter, tinanong agad siya ni Janice. Pero nakatulala lang si Ryza. Dahil maraming bagay ang nag-pop up sa kanyang isipan. Una, gusto niya agad ang amo. Pangalawa, hindi niya alam kung paano niya pakikisamahan ito dahil sobrang sungit at may anak na rin. Ikatlo, namimiss niya na agad ang kanyang pamilya. Hoy, Ryza! Hiyaw ni Janice sa kanya. Ano ba? Sabi niya. Kung ako sa'yo, matulog ka muna. Para ka kasing maraming iniisip. Sabi nito. At agad na sumampa sa higaan. Namiss ko lang ang pamilya ko. Sambit niya sa mahinang boses. Dahil sa kanyang sinabi, ay mahinang natawa si Janice. Hindi ka pa nga nakakaisang araw dito? Madrama ka na? Pabiro nitong sabi. Hindi na lang siya sumagot kay Janice. Kahit pa paano, nandyan si Janice kahit kakakilala lang nilang dalawa. Relax na lang muna tayo ngayon. Pagsasalita nitong muli, bumuntong hininga na lamang si Ryza. Dalawang linggo na ang lumipas at dalawang linggo na rin na naglalabas si Ryza na walang tigil. Hindi nga yata nang ubusan ng susuotin ng mga mahiyaman. Iyan ang parating niyang sinasabi habang naglalabas siya. Dalawang linggo na rin niyang hindi nakikita si Lloyd. Habang naglalabas siya, ay napatigil siya nang lumapit si Janice sa kanya. Ano naman ang kailangan mo? Ayaw ko na ng chismis mo, Janice. Bungad niya rito. Malakas naman na natawa si Janice. Sa ilang mga araw kasi, chismis parati ang sinasabi nito. Alam din kasi ni Janice na may gusto siya sa amo. At kahit naman si Janice ay may gusto rin sa hat nilang amo. Pero itong kay Ryza, kakaiba ito. Kaya minsan, sinisiraan ni Janice si Lloyd. Umupo muna si Janice sa isang maliit na upuan. Hindi naman chismis ang pinunta ko rito. Depensa nito. Ano naman yon? Takanyang tanong. Pinapatawag ka ni Sir Lloyd. Sagot nito. Sinira mo raw ang damit niya. Patuloy pa nito. Dahil sa sinabi nito, ay agad siyang napatayo at kinakabahan na. Si Janice naman ay malakas na tumawa. Praning! Sambit nito habang tumatawa. Kaya ang ginawa ni Ryza ay hinampas niya ito ng denim pants. Buisit ka talaga! Inis niyang sambit. Ikaw naman! Pero talagang totoo na pinapatawag ka ni Sir Lloyd.
saad nito nang makabawi sa tawa. Kaya hininto ni Ryza ang paglalaba. Kung hindi yan totoo, tignan lang natin. Giit pa niya. Sa kwarto ka raw dumiretso. Emporma pa nito. Hindi na niya ito nilingon pa. Dumiretso na siya sa kwarto ng kanyang amo. Nang nasa kwarto na siya, ay nadatnan niya si Lloyd na hawak ang anak nito. Magandang hapon po, Sir Lloyd. Bati niya. Pinapatawag mo raw po ako? Patuloy pa niya. Tumangutang ulang ito. Nakatayo lang siya habang tinitignan ang mga ginagawa nito. Kitang-kita niya kung paano nag-i-struggle si Lloyd sa anak nito. Hindi po ganyan ang pagpapasuot ng maayos kay baby. Sambit niya nang hindi na makatiis. Lumapit na rin siya. Try ko lang po ah. Sabi pa niya. Hinayaan siya ni Lloyd na gawin iyon. Nang maayos niyang nabihisa ng anak nito, ay napangiti si Lloyd na eksakto naman na kanyang nakita pero agad yung nawala. Maraming salamat, Ryza. It is really my daily struggle. You know, single dad thing. Ayaw ko naman na magpanani dahil gusto kong maramdaman din na maging tunay na ama sa anak ko. Pagsasalita nito, nakinig lang si Ryza. Hindi niya akalain na magagawa nitong magbahagi ng karanasan sa kanya. Pero ilang minuto lang din ay nagsalita ulit ito. Kailangan mo na palang linisan ang kwarto nito. Emporma nito. Bumaling siya sa kabuuan ng kwarto. Marami siyang kailangan linisin. Sige po. Sabi niya. Kumuha na agad siya ng mga kailangan niyang gamit sa paglinis. Sa buong oras na kanyang ginugol sa paglilinis, ay marami siyang nakita kay Lloyd na hindi akalain na makikita niya bilang isang ama ito. Kitang-kita niya kung paano ito mag-struggle sa pagbabantay sa anak. Gusto na nga niyang tulungan ito. Kaso lang ay nahihiya siyang i-approach ang amo at baka sabihin itong nagmamagaling siya. Sanay kasi siya sa ganoong mga bagay kasi marami naman siyang kapatid na siya parati ang nagbabantay noong mga bata pa ito. Siguro bago lang ito naiwan ng partner. Aniya sa kanyang sarili nang mapabaling kay Lloyd habang pinupunasan ang pupo ng anak. Ilang oras pa na lumipas ay napahinto siya sa kanyang paglilinis nang tawagin siya ni Lloyd. Ryza! Tawag nito. Akala rin ni Ryza na malilimutan na ganito ang kanyang pangalan. Po? Sagot naman niya. May inihanda ako mga pagkain dito. Kumain ka muna. Saad nito? Nang matingnan niya ang direksyon nito, nakahain sa maliit na lamesa ang mga masasarap na pagkain na kailanman sa buong buhay niya ay hindi pa niya naranasang kainin. Ngunit nagdalawang isip si Ryza kung tatanggapin ba niya ang alok nito. Kumain ka lang dito kung gusto mo. At kung matapos ka na sa paglilinis, ay maaari ka nang umalis. May pupuntahan lang ako. Emporma nito. Tumangutang ulang siya bilang sagot. Nang mawala si Lloyd, ay agad siyang lumapit sa nakahain ng mga pagkain. Natatakam siya dahil kanina pa talaga siya nagugutom. Kaya nung wala naman na si Lloyd at hindi niya na kailangan mahiya, ay dali-dali niyang kinain ang mga iyon. Lumipas pa ang mga araw at mas lalong humahanga si Ryza kay Lloyd. Maghunos dili ka, Ryza! Iyan ang parating sinasambit ni Janice sa tuwing kinukwentuhan niya ito patungkol kay Lloyd. Hindi naman masama magkagusto, di ba? Depensa naman niya. Sasagot pa sana si Janice nang mahinto sila sa kanilang pag-uusap nang pinatawag si Ryza ni Lloyd. Bago pa siya makalabas ng kanilang quarter, ay nagbiro si Janice. Iba na yung parating niyang pagtawag sa'yo ah! Hiyaw nito. Inikutan lang niya ito ng mga mata. Dumiretso na agad siya sa kwarto ng kanyang amo. Nang makapasok na siya, ay agad siyang binungara ni Lloyd. Muntik pa siyang mapaatras dahil hindi niya inaasahan ang ginawa nitong pagbukas ng pinto. Bakit niyo po ako pinapatawag? Kakanyang tanong. Sa ilan kasi mga araw, maraming beses itong pinapatawag siya. Kaya mas lalo siyang nagtataka. May bibigay lang ako sa'yo. Sambit nito. Pinapasok siya nito ng tuluyan. Si Ryza naman ay hindi mapalagay ang kanyang puso
Asyumera ka talaga, Ryza? Giit niya sa kanyang sarili. Ano po yon? Tanong niya ulit. Nanginginig ang kanyang mga tuhod habang nasa harap niya ang amo. May bibigay ako sa'yo. Tugon nito na siyang dahilan para matigilan si Ryza. Hindi siya agad nakaimik dahil hindi siya makapaniwala. Nasa kanyang harapan ang isang dress na kulay violet. Inilahad nito sa harap niya iyon. Para sa mga naitulong mo sa akin. Sambit nito. Talaga po? Hindi makapaniwala niyang sambit. Tumangutangon si Lloyd. Sa lahat ng katulong sa bahay nito, ikaw lang talaga ang naglakas ng loob na tulungan ako sa baby ko. Saad pa nito? Kinuha na ni Ryza ang dress. Hindi ko po alam kung anong sasabihin, pero maraming salamat po. Kahit naman po sino ay pwedeng tumulong. Saad niya? Sa ikalawang pagkakataon ay ngumiti si Lloyd. Sana ingatan mo yan. Bili nito. Opo. Tugon niya na malapad ang iting ipinupukaw. Nang makabalik si Ryza sa quarter room ay hindi siya mapalagay. Kaya ang labis na kasiyahang nararamdaman niya ay kay Janice niya ibinuhos. Hinampas-hampas niya ito nung unan. Akalain mo yun? Bibigyan niya ako ng dress? Masaya niyang sabi kay Janice na ngayon ay magulo na ang mga buhok. Iba nga siguro ang kamandag mo? Biro ni Janice. Pero bakit kanya binigyan ng dress? Inakit mo siya? May malisyosong pag-usisa nito. Kaya hinampas niya ulit ito. Hindi ako burikat, Janice, ha? Binigay niya raw sa akin dahil tinutulungan ko siya sa baby niya. Paliwanag niya. Mismong si Janice ay hindi makapaniwala sa kanyang sinabi. May ganun palang attitude si Sir Lloyd? Tumangutangon si Janice. At ngumiti rin siya. Sambit pa niya. Napaisip ng malalim si Janice. Baka may gusto rin siya sa'yo. Dahil sa sinabi ni Janice, ay napaupo si Ryza. Huwag ka mag-assume, Ryza. Giit niya sa kanyang sarili. Pero kahit i-deny niya man, iyon din ang kanyang naiisip. Sa mga araw na lumilipas, hindi maide-deny ni Lloyd na nakakaramdam na siya ng paghanga kay Ryza. Pero kahit ganoon, gusto niyang i-confess agad ang nararamdaman niya, sakaling mawala rin iyon agad. Pero ilang mga araw na ang lumipas, sa tuwing nakikita niya si Ryza, iba talaga ang hatid nito sa kanya. Pero natatakot ako dahil baka sabihin ni Ryza na single dad ako, may sabit at ayaw niya sa mga ganong klaseng lalaki. Aniya sa kanyang sarili habang nakatingin sa ceiling. Mabuti na lang natutulog ang kanyang anak. Simula noong magmagandang loob si Ryza sa kanya, hindi na nawaglit sa kanyang isipan nito. Ilang minuto niyang kinatitigan ang ceiling nang may kumatok. Agad siyang naalerto. Bukas yan. Pasok. Hiyaw niya. Nang matingnan niya kung sino ang pumasok, ay si Ryza nga. Agad siyang tumayo at inayos ang kanyang sarili. Kapag nandito si Ryza, hindi talaga siya mapalagay. Ilalagay ko na lang po dito sa tabi mga damit mo, sir. Sabi nito bago tumingin sa kanya. Sige. Sagot niya. Saglit lang ay agad na tumalikod na ito. Pero naalerto siya dahil gusto niyang wag na muna itong umalis. Teka lang, Ryza. Tawag niya rito. Agad naman itong huminto at tumingin sa kanya. Bakit po? Taka nitong tanong. Pwede bang humingi ng pabor? Diretso niyang sabi. Ano po yun? Tanong nito. Pwede mo bang bantayan muna ang anak ko? May gagawin pa kasi akong report. Imporma niya kahit hindi naman yun totoo. Nag-isip muna ito pero agad na tumango. Sige po. Saad nito? Lihim na napangiti si Lloyd. Isang buwan na ang lumipas ay ganoon din kabilis na mas lalong lumalalim ang paghanga ni Ryza para sa kaniyang amo. Para sa kanya, maliman ang ganito, hindi niya pa rin mapigilan ang kanyang sarili. Diyos ko, Ryza, tiyak ako na hindi ka papatulan ng amo natin. Biro ni Janice. Wala akong pakialam,
Mahal ko na yata Sir Lloyd. Sambit niya habang nasa kanyang isip ang mukha nito. Dumampa si Janice sa kama. Hanggang maaga pa ay tigilan mo na yan. Sambit ni Janice. Napaisip din si Ryza. Basta, paghanga nga lang naman siguro to. Kasi ba naman, guwapo? Aniya sa kanyang sarili na naguguluhan sa kanyang nararamdaman. Minuto ang lumipas ay tumayo siya at tumungo ulit sa kwarto ni Lloyd dahil may lilinisin pa pala siyang hindi pa niya natapos. Habang naglilinis si Ryza, ay nakatingin si Lloyd sa kanya. Kakaiba ang tingin nito na kahit ayaw man niyang bigyan ng pansin, ay talagang para siyang matutunaw. Hindi niya alam kung bakit sa dinami-rami ng babae na nagtatrabaho rito, ay hindi alam ni Ryza kung bakit parang may something ang amo niya para sa kanya. Kung hindi lang talaga ako labandera, baka inakit na kita. Iyan ang kanyang nasa isip. Habang patuloy pa rin siya sa paglilinis at nang dumako siya sa isang antigong base, ay hindi niya alam kung bakit niya biglang nasiko ang antigong iyon, kaya bigla siyang natigilan. OMG! Sabi niya nang hindi na makagalaw, habang nakatingin sa basag na antigong base. Ryza! Hindi rin makapaniwalang sambit nito sa pangalan niya. Dahan-dahan siyang tumingin kay Lloyd, na nasa kanyang likuran. Sorry po, hindi ko po sinasadya na mabasag ang antigong base na ito. Nauutal niyang sabi habang nanginginig ang mga kamay. Hindi agad umimik si Lloyd. Kitang-kita ni Ryza kung ano ang ekspresyon nito sa mukha. Nakakunot ang noon nito at halatang-halata ang galit na nangingibabaw sa mukha nito. Hindi mo alam kung gaano kamahal ang base na yan. Sambit nito ng makabawi. Hindi ko po talaga sinasadya. Pwede niyo pong idadak na lang sa aking sweldo. Hindi mapakaling saad niya. Nanginginig pa rin si Ryza. Hindi niyan mabilis mababayaran ang sweldo mo, Ryza. 2 milyon yan. Imporma nito. Dahil sa sinabi nito, ay napaiyak na lamang si Ryza at bigla siyang napaluhod sa sahig. Inaasahan ni Ryza na papatahanin siya ni Lloyd. Pero ni kahit paggalaw ng mga paa nito, ay hindi man lang nito ginawa. Sorry po talaga, sabi niya habang umiiyak at nakaluhod pa rin sa sahig. Ilang saglit lang ang lumipas ay nagsalita si Lloyd. Pero mababayaran mo yan kung papayag ka sa gusto kong mangyari. Saad nito. Nagbigay iyon kay Ryza ng pag-asa. Tinignan niya si Lloyd. Kahit ano po, basta mabayaran ko lang itong antigong base niyo. Desididong sabi niya. Tumayo ka riyan, Ryza. Utos nito sa kanya. Dali-dali naman siyang tumayo at nakaramdam ng kaunting relief sa kanyang puso. Kapag kuhan, ay tumalikod sa kanya si Lloyd at tumungo ito sa mahabang sofa. Umupo ito roon. Mababayaran mo lang yan sa kondisyon ko kung makipag one night stand ka sa akin. Sabi nito na may kasiguraduhan sa boses. Ang sinabi nito ay nagpaguho ng mundo ni Ryza. Hindi niya alam kung ano ba dapat ng kanyang mararamdaman sa mga oras na iyon. One night stand. Alam niya kung ano iyon. Ano? Hindi makapaniwala niyang tanong dito. Narinig mo na ako, Ryza. Bibigyan kita ng 2 araw na makapag-isip ka kung tatanggapin mo ang alok ko o babayaran mo yung cash ang 2 milyon sa loob lamang ng 2 buwan. Saad nito ng otoridad. Muling nanginig ang mga tuhod ni Ryza at nagpigil siya sa kanyang mga luha na tumutulo. Hindi na niya naituloy ang kanyang sasabihin dahil tumakbo na siya paalay sa kwarto nito. Tumakbo siya patungo sa quarter nila. Agad siyang dumapa sa kama at umiyak ng umiyak. Mabuti na lang talaga ay wala pang iba niyang kasamahan. 2 araw na ang lumipas simula noong binigyan ni Lloyd ng kondisyon si Ryza. Hindi ko akalain na magagawa ko ito sa isang simple at butihing babae. Aniya sa kanyang sarili. May plano siyang gawin, pero kanina pa siya naghihintay na pumasok si Ryza sa kanyang kwarto. Tinatawag na niya ito kanina pa. At habang naghihintay siya, ay napapangiti siya sa kanyang sariling kagagawan.
Ilang saglit pa ang lumipas ay bumukas na ang pinto ng kanyang kwarto. Nang sandaling pumasok si Ryza, hindi siya makapaniwala sa ginawa nito. Sir, nauutal nitong sambit. Ryza, sambit niyang nauutal din. Tunay na namang ha si Lloyd sa kasuotan ni Ryza ngayon. Hindi niya akalain na gagawin ni Ryza ang bagay na to. Ready na po ako sa one night stand. Mahinang sabi nito at humakbang patungo sa kanyang direksyon. At nagpipigilan din ang tawa si Lloyd dahil sa sinasabi nito. Ang ganda mo ngayon ah. Pilyo niyang sabi. Nakayuko lang si Ryza. Simulan na lang po natin kung ano po iyong gusto niyong mangyari. Diretso nitong sambit. Dahil doon, malakas na natawa si Lloyd. Ryza. Sambit niya sa pangalan nito. Hindi umimik si Ryza. Alam ni Lloyd kung ano ang nararamdaman nito sa mga oras na yon. Pero hindi niya ito bibiglain sa sinabi niyang one night stand. Hindi lang naman talaga one night stand ang gusto ko. Gusto kong sabihin sa'yo, Ryza, na gusto kita. Hindi man kapani-paniwala ay iyon talagang nararamdaman ko para sa'yo. Totoong sabi niya sa kanyang nararamdaman. Dahil sa kanyang sinabi, ay nanlaki ang mga mata ni Ryza nang matitigan niya ito. Huwag niyo po akong binibiro. Saad nito sa boses na may pag-aalinlangan. Iyon talagang nararamdaman ko, Ryza. I want you. I want to be with you. Depensa niya sa kanyang sarili at sinasabi niya iyon ng marahan. Napaatras si Ryza. And please drop the po na itatawag mo sa akin. Patuloy pa niya. Lumayo pa ng kaunti si Ryza sa kanya. Pero lumapit naman siya sa direksyon nito. Alam kong mahirap paniwalaan itong sinasabi ko sa'yo. Pero hindi ako nabibiro. Gusto kita dahil mabait ka. Gusto kita kasi masipag ka. At may rason na hindi ko alam kung bakit sa mga araw na lumilipas ay mas lalong lumalalim ang nararamdaman ko para sa'yo. Mahabang paliwanag ni Lloyd para mas maunawaan ni Ryza na hindi siya nagbibiro sa kanyang nararamdaman. Kapag kuwan ay kita niya ang munting mga luha sa magkabila ang mata nito. Gusto rin kita, Lloyd. Simula pa lang nung una kitang makita sa gate. Crush na kita. Sambit naman ni Ryza. Sa sinabing iyon ni Ryza, ay nanlaki ang kanyang mga mata. Tama nga siya sa kanyang hinala na may gusto si Ryza sa kanya. At iyon din naman ang kanyang nararamdaman noong una niya itong nakita. Ryza, hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon nang sinabi mo sa akin yan. Aniya, nang nasa harap na talaga siya nito. Pero hindi ko rin alam kung matatanggap mo ba ako. Kung sakali. Kasi you know, I already have a child. Sabi niya, hindi sumagod si Ryza sa kanya. At hindi naman kita mamadaliin eh. Gusto ko na mas lalo pa kita makilala. At maramdaman mo talaga na mahal kita. Paliwanag niya. Bigla ay niyakap siya ni Ryza. Nagulat pa siya. Pero hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Niyakap din niya si Ryza nang mahigpit pa kesa sa yakap nito. Hindi maintindihan ni Ryza ang sarili nang marinig niya ang mga sinasabi ni Lloyd sa kanya. It is hard to believe, pero sana ay hindi nga ito nagbibiro sa kanya. Lloyd, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sambit niya nang humiwalay siya sa yakap. Hindi mo kailangan mag-alinlangan, Ryza. Simula ngayon, hahayaan mo akong ipadama sa'yo na desidido ako na iparamdam sa'yo na mahal kita. Hahayaan mo ba ako? Bilang sagot, ay tumungut-ango si Ryza. At nang maramdaman ni Ryza na humawak sa kanyang pisngi si Lloyd, ay hinayaan na lang din niyang magpati-anod sa nararamdamang init ng katawan. I want you, Ryza. Sambit nito sa malambing na boses. Tumitig lang si Ryza sa mga mata ni Lloyd habang gumagalaw ang mga kamay nito patungo sa kanyang pagkababae. Ilang minuto na ang lumipas ay natagpuan na lamang ni Ryza ang kaniyang sarili na nahihibang sa mga halik at haplos ng mga kamay nito sa kanyang buong katawan. Kinagabihan ay nagising si Ryza dahil naramdaman niya ang haplos ni Lloyd sa kanyang buhok. Good evening, darling. Sambit agad nito
at humalik sa kanyang noo. Hindi alam ni Ryza kung dapat ba siyang magdiwang. It is too good to be true. Para bang nananaginip lang siya. Nananaginip lang ba ako? Tanong niya kay Lloyd. Malapad na umiti si Lloyd. You're not dreaming, Ryza. You're in my bed. We shared love and joy. Sambit nito. Simpleng napangiti na lamang si Ryza. Kahit nakumpirma na niya, ay hindi pa rin siya lubos na makapaniwala. Ang bilis ng pangyayari. Aniya sa kanyang sarili habang ipinikit ulit ang kanyang mga mata. Ang bilis ng mga pangyayari, Lloyd. Natatakot ako na baka pagising ko isang araw ay hindi pala totoong lahat. Aniya. Muling humalik si Lloyd sa kanyang noo at nagsalita. Kahit mabilis man ang pangyayari, ay huwag kang mag-alala. Pinapangako ko sa'yo na hindi kita sasaktan. Sabi nito, hindi na umimik si Ryza. Ilang saglit pa ang lumipas, ay muling naramdaman ni Ryza ang mga kamay nito na gumagapang sa kanyang kamay, patungo sa ibaba, hanggang sa muling pagkakataon ay parehas silang nalunod sa isang masaya at mainit na pag-iisang katawan. Kinabukasan din ay maagang nagising si Ryza, kaya iniwan na lang niya si Lloyd na natutulog pa dahil hindi niya alam kung ano ang irarason niya kay Janice kung sakaling magtanong ito sa kanya. Ryza! Hiyaw nito nang makita siya agad. Nakasuot na ito ng uniform nila. Saan ka ba galing at ngayon ka lang nagpakita rito? Nag-alala ako sa'yo. Sabi pa nito, may importante lang akong pinuntahan at nagpaalam naman ako kay Sir Lloyd. Depensa niya. Pero kita niya na hindi naniniwala si Janice sa kanya. Weh, talaga ba? Tanong nito na mausisa. Hindi niya ito tinitignan. Kumuha na lang siya ng uniform niya at sinuot iyon. Maglinis ka na sa kusina, Janice, kung ano-ano na yung iniisip mo. Sabi niya rito. Akala niya ay aalis na ito, pero malapad ang ngiti nito na tumingin sa kanya. Eh nakita kita kanina na lumabas sa kwarto ni Sir Lloyd. At paika-ika ka kang lumakad. May something ba kayo? Malisyosa ang boses nito. Dahil sa sunod-sunod na sinabi nito, ay mabilis siyang kinabahan. Ikaw, Janice, ah, hindi ko gusto yung tabi ng bibig mo. Inis niyang sambit. Okay. Pili yung tugon ni Janice habang malapad pa rin ang ngiti nito. Talaga lang, ha? Patuloy pa nito. Isang buwan na ang lumipas simula noong may nangyari sa kanila ni Lloyd. Sa loob ng buwan na iyon ay maraming pinapakita si Lloyd sa kanya na unang-una ay hindi niya talaga inaasahan dahil pinapaniwalaan niyang hindi seryoso si Lloyd. Habang naglalaba siya, ay nabigla si Ryza nang dumating si Lloyd na may dalang snacks. Lloyd, sambit niya sa pangalan nito na may sorpresa sa boses. Hininto niya muna ang kanyang paglalaba at tumayo siya. Para sa akin ba yan? Tanong niya. Tumango agad si Lloyd. Yes, I brought you desserts and juice kasi alam ko nagugutom ka sa paglalaba dyan. Paliwanag nito. Lihim naman siyang natuwa sa effort nito. Talagang seryoso si Lloyd sa gusto nitong mangyari. Nag-abala ka ba talaga, ah? Aniya, nang makalapit na siya dito. Inilagay ni Lloyd ang snacks sa maliit na lamesa. Kumain ka muna bago ka ulit maglaba. Sabi nito. Ngumiti siya rito. Salamat, Lloyd. You are truly sincere about the thing you had said to me. Aniya rito nang makaupo na siya. Sabi ko naman sa'yo, diba? At saka hindi lang ito ang kaya kong gawin para sa'yo. Proud ba nitong sabi? Mahina naman siyang natawa. Talagang hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala. Para lang akong isang babae na nananaginip ng isang fairy tale. Bahagi niya rito. Umupo na rin si Lloyd sa kaharap niya. Kung makatitig ito sa kanya, ay para bang siya lang ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Sana'y sa tamang panahon, matanggap mo na ako. Pagsasalita nito, sumimsim muna si Ryza ng juice. Simple siyang umiti bago nagsalita para depensahan niya ang kanyang sarili.
hindi sa nagiging pakipot ako o hard to get, Lloyd, ah. Natatakot lang talaga ako kung ano man ang sasabihin ng maraming tao tungkol sa atin kung sakali man. Ayaw ko lang na bigla eh, bumagsak ka sa estado mo sa buhay dahil lang sa akin. Paliwanag naman niya. Ngumiti si Lloyd sa kanya. Naintindihan naman kita eh. Pero alam mo, hindi naman natin kailangan idepende ang ating mga sarili sa ibang tao. We do not need their validation. Kung sa tingin nila ay hindi tayo pwedeng magmahalan, hindi na natin sila bibigyan pa ng atensyon. Sa isip-isip ni Ryza, hindi niya alam kung anong kanyang sasabihin kay Lloyd dahil tama naman ito. Kaya ang ginawa na lamang niya ay kumuha ng dessert at kumagat dito. Maghihintay pa rin ako sa'yo. Huling sabi nito. Tumayo si Lloyd at pinuntahan siya para halikan sa noo. Darating din tayo doon. Tugon naman niya. Nang matapos siyang mag-snacks, ay hinayaan na lang din siya ni Lloyd na muling maglaba. Habang ito naman ay bumalik sa kwarto nito para bantayan ang anak na mahimbing na natutulog. 2 oras siyang naglaba at sa wakas ay natapos din. Tumungo muna siya sa quarter. Nang nasa quarter na siya ay labis ang kanyang pagkagulat. Nang ang iilang mga kasamahan niya roon ay nakatingin sa kanya na parabang isa siyang suspect sa isang krimen. May kailangan ka ipaliwanag sa amin. Panimula ni Janice. Naka-cross arms pa ito. Ginala niya ang paningin sa ibang kasamahan. Tumangutango ang mga ito. Napabuntong hininga na lamang siya at umupo muna sa kaniyang kama. May kailangan ba talaga akong sabihin sa inyo? Patay mali siya niyang sabi sa mga ito. Humalakhak si Janice. Hindi kami bulag para hindi makita ang kakaibang sulyap ni Sir Lloyd sa'yo at ikaw rin sa kanya. At hindi kami bulag sa mga araw-araw na nakikita namin na hindi namin alam kung mag-asawa na ba kayo o may namamagitan sa inyong dalawa. Sabi nito at ganun pa rin ang posisyon nito. Nanlaki na lang ang kanya mga mata. Ganoon na pala ka-obvious kung ano man ang namamagitan sa kanilang dalawa. Wala. Diretso niya yung tugon. Wala akong dapat na ipaliwanag sa inyo. Sabi pa niya. Dahil sa kanyang sinabi, ay tumabi sa kanya si Janice at kinurot siya sa tagiliran niya. Napaaray naman siya, kaya wala na siyang ibang ginawa, kundi ang magsalita na lang. Hindi ko alam kung anong meron sa amin ni Lloyd. Sweet siya sa akin, nag-effort siya. Hindi ko alam kung ano. Totoong sabi niya. Lahat ng babaeng nasa quarter ay nanlaki ang mga mata at ilang sandali lang ay nagsihiyawo ng mga ito. Tama nga ako! Sambit ni Janice na parang naka-jackpot sa loto. Sana tumahimik na kayo riyan. Pahabol ni Ryza bago siya tumayo. Boto kami sa inyo! Sabi ni Janice. Dahil sa sinabing iyon ni Janice, ay napangiti si Ryza. Ngunit hindi niya iyon pinakita sa mga kasamahan niya. Kahit sa ganoon, nabuhayan siya. Mahal naman talaga niya si Lloyd. Takot lang siyang sumugal. Dahil baka sa huli, masaktan lang siya. Pumaroon agad si Ryza sa kwarto ni Lloyd para maglinis. Nang nasa kwarto na siya, ay muntik na siyang madapa. Nang makita niya si Lloyd na nakahubad. Wala itong kahit na anong suot, kaya tumalikod si Ryza kaagad. Narinig niyang tumawa si Lloyd. Para namang hindi mo pa ito nakita nun. Feel yung sabi nito. Napakunot naman ang noo ni Ryza. Kahit na, hindi pa rin ako sanay. Magsuot ka na nga ng damit mo. Utos niya rito. Sa panahon na parati siyang nasa kwarto at makita si Lloyd, ay magaan na rin kahit papaano ang kanyang pakikitungo rito. Pero minsan ay nahihiya pa rin siya. Paano kaya kung tumigil ka na lang sa pagtatrabaho at maging official girlfriend ko na lang? Sambit nito bigla. Dahil sa sinabi nito, ay unti-unti siyang tumingin dito na hindi makapaniwalang nasabi iyon ni Lloyd sa kanya. Hindi pwede, Lloyd. Hindi ako mapapanatag sa ganoong uri na bigla ay nangyari na isa na akong girlfriend mo. Tugon niya. Pero sa kanyang isip, masarap siguro iyon sa pakiramdam dahil magagawa niya ang nais niyang mangyari. Hindi na sumagot si Lloyd sa kanya. Nakangiti lang ito sa kanya at nagpatuloy na lang sa pagbibihis. Pupunta pala ako ng mall.
Pwede mo bang bantayan muna ang anak ko? Pabor nito sa kanya. Umangutang ulang si Ryza. Nagpatuloy lang siya sa paglilinis. At habang ginagawa niya iyon, maraming nag-pop up sa kanyang isipan. Isa na iyong pag-aalala niya sa mga bagay na anong masasabi ng mga tao kung sakaling sasabihin din niya kay Lloyd na ready na siya maging girlfriend nito. Oras ang lumipas ay nakabalik na si Lloyd. Mabilis ka lang pala? Tanong niya rito. Hindi siya pinansin ni Lloyd kaya nanibago siya. Mula kasi kanina ay napag-isip-isip ni Ryza na sabihin kay Lloyd na handa na siyang magkaroon sila ng koneksyon. Nilingon ni Ryza si Lloyd na ngayon ay iba na rin ang suot na damit. Nakatuksido ito. Sakto rin na natapos na siya kaya nagsalita siya ulit. Ang gwapo mo suot na yan. Aniya nang makita na ang kabuuan nitong bulto. Ngumiti lang ng simple sa kanya si Lloyd. Nagtataka talaga siya na parabang may mali sa bawat galaw nito. Pero hindi na lamang niya pinansin na yun. Para kasing iniiwasan niya ako. Aniya sa kanyang sarili. Agad siyang lumabas sa kwarto nito. Nag-assume pa siya na tatawagin siya nito, pero hindi pala. Dumiretso siya sa room kung saan ilalagay ang kinuha niyang panglinis. Nang mapadaan siya sa salas, ay napansin niyang isang babae na nakaupo sa sofa. Hindi niya maiwasang hindi mag-usisa dahil napakaganda talaga ng babae. Bisita siguro ni Lloyd? Sambit niya. Ilang saglit pa ay nakita niya si Lloyd na nagmamadaling bumaba. Kaya itinago niya ang kanyang sarili sa paraan na makikita pa rin niya kung nasaan ang babae. Malay ba niya? May nararamdaman siyang hindi maganda. Lloyd, ang gwapo mo, sabi ng babae. Kahit sa ganoong pagsasalita nito, ay tila nakaramdam siya ng selos. Ikaw rin, Jane. Ang ganda mo. Tugon naman ni Lloyd. Kitang-kita ni Ryza kung paano hinalikan ni Lloyd si Jane sa pisngi. Nasaktan si Ryza. Hindi niya ide-deny iyon. At ilang saglit pa ay nagsalita muli si Jane. Kumusta ang anak natin? Tanong nito sa malumanay na boses. Kaya hindi na napigilan ni Ryza ang kanyang mga luha na hindi tumulo. Shit! Pigilan mo yung sarili mo, Ryza! Ang OA mo! Giit niya sa kanyang sarili. Pinunasan niya agad ang kanyang mga luha. Akala ni Ryza na hindi na siya maapektuhan sa ganitong sitwasyon. Bumalik ang ex na Lloyd. Kaya pala excited kanina si Lloyd. Kaya pala ay kakaibang saya nito. At kaya pala hindi siya nito pinapansin dahil muling bumalik ang ex nito. Iyon ang nasa kanyang isipan. Nagmadali siyang umalis sa kinilalagyan niya. At nang nasa loob na siya ng quarter, ay hindi niya napigilan ang kanyang sarili na hindi mapaiyak ng malakas. At nakita pa nga siya ng mga kasamahan niya. Alam ko na kung bakit umiyak yan. Sambit ni Janice. Hindi niya pinansin ito. Sabi ko na nga bang masasaktan ka eh. Pagsasalita nito ulit. Nang sabihin iyon ni Janice sa kanya, ay tinignan niya ito. Titig na titig lang siya rito na parabang may kasalanan ito sa kanya. Hindi ko inakala na mangyayari pa pala yun. Sambit niya sa mahinang boses dahil hindi pa rin niya mapigilan ang kanyang pag-iyak. Alam ko na yan dahil yun sa ex ni Sir Lloyd. Sambit ni Janice na parang inaasara lang siya. Kaya mas lalo lang siyang napaiyak. Pero hindi pa naman kayo, Ryza? Sambit ni Janice. Unti-unti itong lumapit sa kanya. Ilang saglit lang din ay yumakap ito sa kanya ng mahigpit. Mabuti na rin iyon na nasaktan ka na hindi pa masyadong malalim ang pagmamahal mo kay Sir Lloyd. Hindi rin ganong kasakit. Pero may sakit pa rin talaga. Bulong nito sa kanya. Yumakap na rin siya kay Janice ng sobrang higpit. Isinandal niya ang kanyang baba sa balikat nito. At umiyak ng umiyak. Mahal ko na si Lloyd eh. Bulong niya. Sasabihin ko na nga sana kanina ang lahat. Ngunit biglang nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Natuloy pa niya. Ganyan talaga. Hindi natin naiintindihan ng ibang tao sa kanilang mga ginagawa. Kaya kung ako sa'yo, magsimula ka ng mag-heal. Payo pa nito sa kanya. Sa mga oras na yon, hindi niya alam kung ano ba dapat ang kanyang gagawin. Umiyak lang siya nung umiyak.
na parang bukas ay wala na siyang ititira. Nagiging maayos din ang lahat. Mahinahong sambit ni Janice. Humangutang-o naman siya. Kinabukasan ay maagang nagising si Raiza. Ang totoo niyan ay hindi siya nakatulog dahil sa nangyari. Maraming umiikot sa kanyang isipan. Isa na roon kung itutuloy niya ba ang kanyang pag-uwi. Total, may sapat naman na siyang pera para makauwi siya. Pero hindi na siya makapigil sa kanyang sarili dahil nag-iimpake na siya. Nagsulat na rin siya ng mensahe para kay Janice at kay Lloyd. Alam kong sobrang bilis ng desisyon kong ito, pero gagawin ko na lang. Tiyak ako na ito makakapagpabuti sa akin. Aniya sa kanyang sarili. Tumutulo ang kanyang mga luha. Dali-dali na lang siyang lumabas at walang lingon na umalis dahil baka kapag lumingon pa siya ay magbago ang kanyang desisyon. Isang linggo na ang lumipas simula noon. Bigla na lamang na parang isang bulan na naglaho si Raiza sa kanilang trabaho. Wala bang nakakaalam sa inyo kung bakit siya umalis? Marahas niyang tanong sa mga empleyado. Hindi siya mapalagay sa kanyang sarili dahil gusto niyang malaman kung may iba pa bang rason si Raiza kasi isa lamang ang pumapasok sa isipan niya. Umalis ito dahil nakita nito ang ex niya at sa kung paano niya ito pinakitunguhan. But those were just part of his surprise. Wala po, sambit ng mga empleyado. Pero ilang saglit lang ay may nagtaas ng kamay. Ako po, hiyaw nito. Kinatitigan agad ni Lloyd ang babaeng iyon. Magsalita ka. Utos niya rito. Pero hindi ito nagsalita. Naglakad ito palapit sa kanya. May dala itong sulat. Nagsulat po siya para sa inyo. Sabi nito. Nang masabi nito iyon, ang iba mga empleyado ay nagbulong-bulungan kaagad. Nang makita na niya ang sulat, ay agad siyang nagsalita. Sa ngayon, maaari na kayong magpatuloy sa inyong kanya-kanyang trabaho. Saad niya? Binuklat agad ni Lloyd ang sulat. Hindi ko akalain na masasaktan kita dahil lang sa plano kong sorpresa sa'yo. Aniya na lamang nang may pagsisisi nang matapos na niyang basahin ang sulat ni Raiza. Hindi ko naman sinasadya eh. Sabi pa niya. Napahilamos na lang si Lloyd sa kanyang mukha. Balak kasing ipakilala ni Lloyd si Jane kay Raiza dahil gusto niyang bago siya makipagrelasyon ay malaman ni Jane na may bago na siyang minamahal. In good terms naman kasi sila ni Jane. They separated in good terms dahil ang totoo, hindi naman talaga nila mahal ang isa't isa. Naging good friends lang din sila. Kaya lang, hindi naging maganda ang aking plano. Sambit pa niya na punong-puno ng pagsisisi. Napatulala na lang si Lloyd sa kanyang kinatatayuan. May binabalak na siya. Sa loob ng isang linggo, ay hindi alam ni Raiza kung bakit sa ganitong wala na siya sa mansyon, ay dinaramdam pa rin niyang nangyari. Akala niya, kapag nakauwi na siya, ay mawawala agad iyon. Pero hindi pala. Isang linggo na rin siyang parating umiiyak. Anak, umiiyak ka na naman. Wika ng kanyang ina nang makita siya nito sa kwarto na umiiyak, habang parang nakatitig sa isang madilim na mundo. Hindi niya ito nilingon. Hindi ko alam ang buong istorya niyang dinadamdam mo, kaya hindi ko rin kaya magbigay ng payo. Pero anak naman, hindi maganda na parati ka nalang umiiyak. Hindi mo na nga kami pinapansin o kinakausap eh. Sabi pa nito. Doon lang napatingin si Raiza sa kanyang ina at patuloy na umiyak. Kapag kuwan ay niyakap niya ito. Sorry mama, hindi ko lang talaga matanggap na nangyari ito sa akin. Hindi ko rin alam kung paano makakabawi. Sambit niya. Umiyak na rin ang mama niya. Anak, nandito lang ako. Kung gusto mong parating may kausap, nandito lang ako. Mama mo ko kaya dadamayan kita. Sabi nito, tumangutango ito. Salamat mama. Magagalit po ba kayo? Tanong niya rito nung mahina. Ha? Paano naman ako magagalit sa'yo? Taka nitong tanong sa kanya. Buntis po kasi ako ma. Sabi niya at napapikit na lamang. Kita naman niya ang panlalaki ng mga mata ng kanyang ina. Talaga? Ibig sabihin ay may apo na ako? Masaya nitong sabi.
Hindi na rin mapigilan ni Ryza ang kaniyang sarili na mapangiti ng simple. Buntis ako. Ang amo ko pong ama. Totoo niyang sabi. Napatitig na lamang sa kaniyang ina niya. Bakit ngayon mo lang yun sinabi sa akin? Tanong nito. Akala ko kasi ma, papagalitan mo ako. Akala ko kasi baka itakwil mo ko. Paliwanag niya. Napalingulingo naman ang mama niya. Hindi ko yan magagawa sa aking mga anak. Wala akong karapatan na pagalitan kayo. Dahil lang nagkamali kayo. Siguro magagalit ako. Hanggang dun lang yon. Alam niyo naman siguro kung anong klaseng ina ako sa inyo. Paliwanag nito. Sa mga sinasabi nito, kahit papaano ay napanatag si Ryza. Hinawakan ng kanyang ina ang kamay niya. Bubuhayin mong anak mo ha, hindi mo yun ipapalaglag. Nandito lang ako para tulungan ka. May paniniguradong sabi nito sa kaniya. Muling napaiyak si Ryza at muling yumakap sa kanyang ina. Napakaswerte niya sa kanyang ina. Tara na, kain na tayo. Alam kong nagugutom ka na. Yaya nito sa kanya. Sabay silang tumungo sa kusina. Habang kumakain sila, ay may tumawag mula sa labas ng kanilang bahay. May inaasahan ka po bang bisita? Tanong niya sa kanyang ina. Wala naman. Sagot nito, kaya dali-daling tumungo sa labas ng bahay si Ryza. Ngunit nang makita niya kung sino ang nasa labas ng bahay nila, ay napatuod na lamang siya. Ryza. Sambit nito sa kanyang pangalan. Hindi alam ni Ryza kung sa mga oras na iyon, kung ano ang kanyang dapat na maramdaman. Bakit ka nandito, Lloyd? Pakanyang tanong. Humakbang muna palapit sa kanya si Lloyd. Nandito ako para sunduin ka. Nandito ako para ipaliwanag sa'yo lahat kasi may na-misinterpret ka noong nasa bahay ko. Paliwanag nito. Nang bumalik sa alaala ni Ryza ang lahat, ay nakaramdam agad siya ng galit. Umalis ka na, Lloyd. Wala ka naman dapat na ipaliwanag sa akin eh. Marhas niyang sabi rito. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ako napapatawad at hindi mo ako mahayaang magpaliwanag sa'yo. Mahal kita, Ryza. Totoo yan. Depensa ulit nito. Nangunot ang kanyang noo. Tatalikod na sana siya. Ngunit natigilan siya sa sinabi nito. Naparito ako kasi nabasa ko ng sulat mo. Buntis ka. Ayaw ko na walang amang anak na dinadala mo. Bungay ng ating pagmamahalan. Paliwanag nito. Unti-unti siyang lumingon kay Lloyd. Tumulo na rin ang kanyang mga luha. Lloyd, sa ginawa mo sa akin, ay hindi mo alam kung gaano ako nasaktan. Alam ko na nagiging mababaw lang ako, pero nasaktan ako ng sobra. Paliwanag naman niya. Ipapaliwanag ko sa iyong lahat. Pero heto, kunin mo muna itong dalang mga prutas at mga bulaklak. Sabi nito at inilahad sa kanyang harapan ng mga iyon. Nagdadalawang isip pa siya pero unti-unti niyang kinuha iyon at binigay sa kanyang ina. Sinundan kita rito sa probinsya niyo dahil gusto kong sabihin na mahal kita. Nasaktan kita pero isa yung sorpresa na akala mo ay hindi. Paliwanag nito. Jane was my ex. Pero in good terms na kami ngayon. Ang mahalaga sa aming dalawa ay yung kalagayan ng aming anak. Kaya siya bumisita sa mansyon dahil ipapakilala kita sa kanya. Kaso, nagkamali ako sa plano ko kasi hindi kita pinansin. At dahil dun, nag-conclude ka na kaagad. Patuloy nito. Natuod na lang si Ryza sa kaniyang narinig. Ang mga luha niya ay patuloy na umaagos mula sa kanyang mata na may malalaking eye bags. Pinagsisihan ko yun at nandito ako para humingi ng kapatawaran. Isa pa, nandito ako para manligaw sa'yo. Sabi pa nito. Napatingin si Lloyd sa mama ni Ryza. Sorry po sa abala. Sorry po sa naibigay kong pighati sa anak nyo. Sabi nito habang nakatingin sa ina ni Ryza. Pinapatawad kita, iho. Pero mas kailangan mong kumbinsihin ang anak ko. Paliwanag naman ito. Tumangu-tangu si Lloyd. Ryza, hayaan mo ulit akong iparamdam sa'yo na mahal talaga kita. Nagkamali lang talaga ako nun. Muling pagsasalita nito. Hindi ko alam, Lloyd.
Pero nagpapasalamat pa rin ako kasi sinundan mo ko rito para magpaliwanag. Oo, hahayaan kita. Sabi niya. Dahil sa sinabi niyang iyon, ay agad na dinamba siya ni Lloyd ng malaking yakap. Salamat, darling. Mahinahong sambit nito. Simula ngayon ay liligawan kita, sa ayaw o sa gusto mo man. Wika ni Lloyd. Nang kumawala ito sa yakap niya, ay nagtitigan silang dalawa. Unti-unti ring lumapit ang mga labi nito sa kanyang labi. Hindi mo alam kung gaano kita na-miss. Hindi ako mapalagay sa bahay ko. Paliwanag nito. At ganoon din ako, Lloyd. Labis-labis kitang na-miss. Tugon niya. Ayos lang sa akin na magalit ka. Valid naman kung magalit ka talaga sa akin. Sabi pa nito, tumawa na lamang ng mahina si Ryza. Hindi mo na ba ako sasaktan? Tanong niya rito. Hindi ako perpektong tao, darling. Ngunit hindi ko hayaan na labis-labis kitang masaktan. Huwag mong isipin na in the future ay masasaktan kita kasi ngayon pa lang ay nagsisisi na ako sa nagawa ko. Paliwanag nito. Tumangu-tangu si Ryza. Naiintindihan naman niya ito. Sorry ha, ganito lang ang bahay namin. Alam mo naman na mahirap lang kami. Sambit niya para mawala na ang awkward na atmosfera. Hindi ako matapobreng tao, darling. Naranasan ko na rin ang ganitong estado ng buhay. At saka, kapag mag-asawa na tayo, ay ililipat kita sa isang napakagandang bahay. Ako na rin ang bahala sa pamilya mo. Sabi nito sa masayang boses. Pabiru niya itong kinurot sa tagiliran. Hindi mo naman kailangan gawin yun. Ikaw lang talaga ang gusto ko. Paliwanag niya. Malapad naman ang ngiti na Lloyd. Talaga? Hindi na lang siya sumagot. Bagkos ay hinalikan niya ito sa labi. Habang naghahalikan sila, ay para bang isang mahika na bigla na lamang gumaan ang pakiramdam ni Ryza. Kinabukasan, ay nagising ito dahil sa mapusok na halik ni Lloyd sa kaniyang labi. Good morning, darling. Bati nito. Nagmulat siya ng mata. Magandang umaga rin. Bati rin niya. Kumain ka na. Ipinagluto kita. Masayang sambit nito. Talaga? Hindi makapaniwala ang tanong niya. Hindi ka ba naniniwala na marunong ako magluto? At saka masarap din ako magluto, no? Depensa nito. Tingnan natin. May panghahamon sa kanyang boses. Isang buwan na ang lumipas simula noong sinundan ni Lloyd si Ryza sa kanilang probinsya. Simula noon ay araw-araw na pinaramdam ni Lloyd kay Ryza ang pag-ibig na hindi niya lubos maisip na mayroon pala noon. Hindi niya hinayaan na masaktan niya si Ryza. Bawat araw na lumilipas ay mas lalong lumalalim ang pagmamahal niya sa babaeng alam niyang sa kanya na talaga. Kaya napag-isipan niya na tama na ang panahon para sa susunod na yugto ng kanilang buhay. Darling, pupunta muna ako sa kumpanya. Paalam niya kay Ryza. Nakahiga lang ito sa kanilang kama. Sige, mag-ingat ka ha. Payo nito. Tumungo na agad si Lloyd sa kumpanya niya. Ngunit habang nasa daan siya, ay nawala ng kontrol sa kanyang brake. Kahit na anong brake niya, ay hindi talaga gumagana. Hanggang sa nabangga si Lloyd at nawalan siya ng malay. Biglang nabitawan ni Ryza ang baso habang umiinom siya ng gatas sa kusina. At habang tinitignan niya ang mga bubog, ay nakaramdam siya ng kaba. Ilang saglit din, ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. Agad niya itong sinagot. Hello? Bungad niya sa kabilang linya. Hello? Ito po ay FAM Hospital. Kilala niyo po ba si Mr. Lloyd Francos? Tanong ng nasa kabilang linya. Naging balisa agad si Ryza. Bakit po? May nangyari po ba? Bakit po kayo tumawag? Napulot niyo lang po ba ang cellphone ni Lloyd? Sunod-sunod niyang tanong. Saglit lang na tumahimik ang nasa kabilang linya. Hindi po, nandito po kasi sa FAM Hospital si Mr. Lloyd Francos. Nais lang po namin ipaalam na kung may connection po kayo sa kanya ay pumarito po kayo agad dito sa ospital. Maraming salamat. Paliwanag nito. Sa mga oras na iyon, ay hindi alam ni Ryza
kung ano ba dapat ang kanyang maramdaman dahil hindi niya alam kung ano ang totoong nangyari. Dali-dali na lamang siyang umalis sa mansyon at tinungo niya ang sinabi nitong farm hospital. Habang nagmamaneho si Ryza, ay hindi niya maiwasan na sobrang mag-alala para kay Lloyd. Baka ay na-aksidente ito at maraming natumong injury. Diyos ko po, huwag po ninyong pabayaan si Lloyd. Pagdarasal niya habang titig na titig sa daan. Nang nasa ospital na siya, ay agad niyang tinanong ang isang nurse na nasa nurse station. Anong room si Lloyd Francos? Tanong niya rito. Agad itong nag-check sa record book. ICU 002 po ma'am. Imporma nito. Nang dahil sa sinabi nitong impormasyon, ay nanlaki ang kanyang mga mata dahil hindi niya alam kung iiyak na lang ba siya. Salamat nurse. Pagpapasalamat niya. Mabilis lang niyang nahanap ang sinabi nitong ICU 002. Nang makapasok sa room, ay nakita niya agad ang nakahigang katawan ni Lloyd. Lloyd! Sambit niya sa pangalan nito. Lumapit siya at kitang-kita na niya kung anong kalagayan nito. Hindi na napigilan ni Ryza ang mga luha na tumulo dahil awang-awa siya kay Lloyd. Diyos ko po! Sambit pa niya. Ayaw niyang hawakan si Lloyd dahil baka lahat ng parte ng katawan nito ay masakit. Ilang saglit lang din ang lumipas ay nagising ito. Lloyd! Tawag niya sa pangalan nito. Hindi na rin napigilan ni Ryza na yakapin si Lloyd. Sobra akong nag-alala sa iyo. Sabi niya. Mahinang natawa si Lloyd. Hindi naman ako sobrang nasaktan. Wala akong natamong malubhang injury. Imporma nito. Pero hindi ka pa rin ayos. Saad niya na punong-puno ng pag-aalala. Huwag ka masyadong ma-stress dyan. Baka hindi yan ikaganda ng katawan mo. Sabi pa nito. Mas nag-alala ka ba talaga sa akin kaysa kung ano yung sinapit mo? Giit niya. Lalabas din ako bukas. Imporma pa nito. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Akala ko mawawala ka na sa akin, Lloyd. Wika niya. Muling tumulo ang mga luha ni Ryza. Hindi yung mangyayari, darling. Hindi ko hayaan na mangyari yun sa akin. Tugon nito. Kusang humalik si Ryza sa labi ni Lloyd. Sa susunod, Lloyd, mag-ingat ka talaga, ha? Payo niya. Ngumiti lang ito sa kanya. Ang sarap pala sa feeling kapag may nag-aalala para sa'yo. Biro nito. Pabiro naman niyang kinurot ang pisngi nito. Ikaw talaga? Ilang saglit pa ay kumuha siya ng apple para ipakain dito. Nakatalikod siya kay Lloyd. Ngumiti siya nang muli siyang lumingon kay Lloyd. Ngunit labis ang kanyang pagkagulat nang wala na si Lloyd sa kama. Napatingin-tingin siya sa buong paligid. Paano nangyari na kakatalikod lang niya ay wala na si Lloyd agad? Napaisip siya kung nananaginip lang ba siya. Lloyd? Tawag niya. Wala ni kahit na sumagot sa kanya. Hanggang sa napatingin na lang siya sa nakabukas na pinto. At mula roon, pumasok si Lloyd. Nakangiti ito. Walang kahit na anong bakas ng galos sa katawan. Dahil sa kanyang nasaksihan, ay napakunot ang kanyang noo. Darling, sambit nito. Lloyd, anong meron? Pakanyang tanong dito. Akala ko ba? Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Dahil mula sa labas, ay pumasok ang mga nurse na may dalang mga balloon. Darling, I know it's so strange. It's just a prank. Part of the plan. Kasi gusto ko lang sabihin sa'yo na mahal kita. Sabi nito. Lumapit sa kanya si Lloyd. Siya naman ay natuod lang sa kanyang kinalalagyan. Dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na ang lahat ng ito ay prank lang pala ni Lloyd. I'm sorry darling kung na-stress kita at pinag-alala. Totoong nabangga ako. Pero hindi naman yun ang ikakamatay ko. Habang itinatakbo rin ako ng mga rescue dito, ay sinabi ko sa kanila na tawagan ka para mapunta ka rito. Paliwanag nito. Tahimik lang siya. Gusto niyang sabihin agad nito kung ano man ang nais itong sabihin sa kanya. Nang nasa malapit na sa kanya si Lloyd, ay hinawakan nito ang kanyang isang kamay. Darling,
Gusto ko lang sabihin sa'yo na mahal kita. Ayaw ko na pakawalan ka pa. Ayaw ko na may aagaw sa akin sa'yo. Kaya heto. Hindi nito itunuloy ang sasabihin sana. Bigla itong lumuhod sa kanyang harapan. At alam ni Ryza kung ano ang gagawin ni Lloyd. Alam niya, pero sa loob-loob niya ay masayang masaya siya. Lloyd, sabi na lamang niya. Masaganang tumulo ang kanyang mga luha habang napatakip siya sa bibig niya. I can't wait, Ryza. Will you be my wife? Propose nito. Napapikit na lang si Ryza at tumangu-tangu kay Lloyd. Yes, Lloyd. I will be your wife forever. Sabi niya at pinatayo na si Lloyd. Umiyak na rin si Lloyd sa kanyang harapan. Pinunasan niya ang luha nito. Kapag kuwan, ay isunuot nito ang singsing. Thank you, darling. Hinding-hindi mo to pagsisihan. Bulong nito. Ilang saglit lang ay mapusok na humalik sa kanya si Lloyd. I love you. Sambit pa nito nang magkahiwalay ang kanilang mga labi. Mahal din kita, Lloyd. Ikaw lang ang iibigin ko. Sambit ni Ryza. 4 na buwan ay walang ibang pinagpapasalamat si Ryza, kundi ang kabutihan at pagmamahal ni Lloyd sa kanya. At sa araw na ito, nag-uumapaw ang kanyang kasiyahan na nararamdaman dahil ito na ang araw na magpapakasal silang dalawa ni Lloyd. Ang ganda mo ngayon, madam! Sabi ni Janice sa kanya. Huwag mo nga akong imadamadam dyan. Giit niya. Simula rin noong nasa bahay na talaga siya ni Lloyd tumira, ay madam na ang tawag sa kanya ng mga katrabaho niya noon. Pero pinagsabihan na niya mga ito na hindi siya tawagin ng ganoon dahil hindi naman siya nagbago. Siya pa rin si Ryza na dati nilang katrabaho. Si Janice ang nag-ayos sa kanyang buhok dahil magaling naman ito. Simula rin noon, naging mas matatag pa ang pagkakaibigan nilang dalawa. Basta ha, huwag mo kaming kakalimutan kapag mayaman ka na talaga. Biro nito. Ano ka ba, Janice? Giit niya. Naaasar talaga siya kapag si Janice na ang magbibiro. Pero ang ganda mo talaga ngayon. Totoo nga talagang sabi-sabi ng mga katrabaho ko na kaya super in love sa'yo, Sir Lloyd, kasi kahit hindi ka magpaganda, maganda ka na. Paliwanag nito. Natawa lang si Ryza sa sinabi nito. Nambola ka pa! Saad naman niya. Tinitigan naman muli ni Ryza ang kaniyang sarili sa refleksyon ng salamin. Binilhan siya ni Lloyd ng napakagandang gown at mahal pa. Mula pa ito sa isang famous na fashion designer. Ready na po ba kayo? Tanong ng organizer nang pumasok ito sa loob ng kwarto. Nagtingin na naman si Janice at Ryza sa refleksyon nila sa salamin. Nagngitian silang dalawa. Excited na ako makita si Lloyd. Bulong niya. Sabay na silang lumabas na Janice. It is a garden wedding. Iyon kasi ang gusto ni Lloyd. A garden wedding na ginastosan ni Lloyd ng 10 milyon. Sabi kasi ni Lloyd kay Ryza na hindi niya ito titipirin. Kaya iyon na nangyari. Kahit ang gusto ni Ryza ay simpleng wedding ceremony at place lamang. Nang nasa venue na sila, ay sakto rin ang pagtunog ng kanta. Nasa gitna siya ng aisle nang makita niya sa unahan ng kanyang asawa na titig na titig sa kanya habang nagpupunas ito ng mga luha niya. I love you. Sambit niya kahit alam niyang hindi iyon maririnig ni Lloyd. Pero alam naman niya makukuha nito ang nais niyang sabihin. Habang patuloy na tumutugtog ang kanta, ay patuloy lang siya sa paglalakad. Narinig naman niyang nagpalakpakan ng mga tao. Pero ang atensyon niya ay na kay Lloyd lamang. Gwapong-gwapo talaga siya dito. Nang nasa harapan na siya nito, ay hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na magsalita agad. Ang gwapo mo naman, hindi na ako makapaghintay mamaya para sa ating honeymoon. Sambit nito. Malapad nang umiti si Lloyd. Nagpipigil na nga lang ako rito kasi ang ganda mo naman at masarap ka talaga sa aking paningin. Wika nito na hindi na rin makapigil sa tawa. Sabay silang natawa. Nang nasa harapan na sila ng pare, ay agad na nagsimula ang misa.
Ilang minuto pa ang lumipas ay nagpalitan na sila ng vows sa isa't isa. Una sa lahat ay gusto ko lang magpasalamat na kahit ganito lang ako, minahal mo ko, Lloyd. Kahit walang wala ko at hindi perpekto, minahal mo pa rin ako. Salamat, Lloyd. Kasi ikaw lang ang tanging lalaki na minahal ko na talagang labis akong pinapasaya. Naging parte ka sa aking buhay at binigyan mo ito ng kulay. Bilang asawa mo, bilang isang babae, gagawin ko ang lahat para ipakita sa iyong lahat na makakaya ko. Ikaw lang ang iibigin ko. Sa hirap at ginhawa, ikaw lang, Lloyd. Tandaan mo yan. Iyan ang kanyang mahabang vow para sa kanyang asawa. Marami ring sinabi si Lloyd sa kanya. Basta sa mga sinabi nito, walang hindi siya natandaan dahil damang-dama niya ang mga salita nito. Mahal kita, wifey. Sabi nito nang matapos sa sinabi nitong vow sa kanya. Hindi na nakapaghintay si Ryza. Hinalikan na niya si Lloyd. Mapusok at gusto na lamang niyang huwag tumigil kahit marami ang nakatingin sa kanila. Natapos ang kanyang kasal na punong-puno ng pagmamahalan at kasiyahan. At kahit ngayon, habang nasa kama si Ryza, hindi pa rin siya makapaniwala na sa mga pangarap niya noong bata pa lang siya ay talagang tinupad ng Panginoon para sa kanya. Darling, mahinang wika ni Lloyd. Tumingin siya rito, pero laking gulat niya nang walang pag-aalinlangan itong naghubad ng mga saplot sa katawan nito. Malapad pa ang iting ipinukaw nito. Are you ready? Mapang-akit ang boses nito. Ready na ako, pero kailangan nating mag-ingat dahil buntis ako. Sabi niya, tumangu-tangu si Lloyd at dahan-dahan na pumaibabaw sa kaniya. Gentle naman talaga ako sa'yo ah. Pili yung sabi nito. Hinawakan na lamang ni Ryza ang pisngi nito. Ilang saglit lang ay naramdaman na ni Ryza ang kamay nitong humaplo sa kanyang pagkababae at dumaan pa iyon sa ilang bahagi ng kanyang katawan. Gagawa tayo ng masayang pamilya, asawa ko. Sambit nito. Kapag kuwan ay hinalikan siya nito ng puno ng kasiyahan at pagmamahal. At habang nasa ilalim sila ng matinding kapusukan, ay alam ni Ryza na iyon na rin ang simula ng kanilang panibagong yugto ng kanilang buhay. Wakas. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.